Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Review tayo. Ano yung lihim ayon sa mga tuntunin? Komunikasyon ng kliyente o payo ng abogado. Ano yung pinapabunyag sa kasong to? Pangalan ng kliyente. Komunikasyon ba yon? Kasama ba yon sa dapat panatilihing lihim ng abogado? Sabi ng Korte Suprema, sa kaso ng mga abogado, mga partner ng akralo, oo. Bilang pampublikong patakaran, hindi dapat nababalot sa misteryo kay Dilek Sed Lex. Hindi dapat nababalot sa misteryo ang pagkakakilanlan ng kliyente. Kaya ang tuntunin dito at sa Estados Unidos, hindi Amerika ha, magkaiba yung dalawang yon, tandaan. Kaya ang tuntunin dito at sa Estados Unidos de Amerika, hindi pwedeng gamitin ng abogado ang pribilehiyo, ang lihim, confidentiality ng abogado at kliyente para tumangging ibunyag ang pangalan o pagkakakilanlan ng kanyang kliyente. Bakit kamo? Una, karapatan ng korteng malaman na totoong tao at hindi guni-guni lang ang kliyente. Pangalawa, walang kliyente, walang pribilehiyo. Pangatlo, tungkol sa paksa ng ugnayan ang pribilehiyo. Paksa, bakit ka humingi ng payong legal? Yun ang paksa. At huli, dapat malaman ng kabilang partido kung sino ang kanyang kalaban. Bahagi yan ng due process, kaparaanan ng batas, na isang karapatan sa saligang batas o konstitusyon, ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Kaya nga hindi pwedeng magsampa ng anonymous complaint. Halimbawa, anonymous axolotl o kaya anonymous tiger. Ang tanggapan ng legal na usapin ng Komisyon ng Serbisyo Sibil, Civil Service Commission, CSC, maaaring imungkahi na ibasura ang mga anonymous complaint. General rule, nakalagay ang pangalan mo bilang nagrereklamo. Sa complaint man o sa affidavit sa sinumpaang salaysay. Halimbawa, reklamo para sa vote buying. Yan ang general rule. May mga exception. Ang ombudsman, halimbawa, tumatanggap ng mga anonymous complaint. Wala yung pangalan ng nagrereklamo. General rule. Exceptions. Ganyan ang ating batas. Ganyan din ang pangalan o pagkakakilanlan ng mga kliyente. May mga kaso na sakop ng pribilehiyo ng lihim ang pagkakakilanlan ng kliyente.
Una, kung malakas ang posibilidad na kung ibubunyag ang pangalan ng kliyente, madadawit siya sa gawain na naging dahilan para humingi siya ng payo ng abogado. Binanggit ng Korte Suprema natin ang pasya ng Korte Suprema ng isang estado, state, sa Estados Unidos, sa ex parte Enzor. Binaliktad nito ang utos ng mababang hukuman, lower court, na ibunyag ng abogado ang pangalan ng kliyente. Bakit? Dahil napakalapit ng ugnayan ng paksa ng ugnayan sa isyu ng pagkakakilanlan o pangalan ng kliyente. Sa sobrang lapit, sa pareho nakakabit. Hehe, rhyme. Sa pareho nakakabit ang pribilehiyo. Ikwento ko sa inyo yung kaso ng Enzor. Sinabi ng kliyenteng hindi pinangalanan na isang opisyal ng halalan, parang sa atin Comelec. Sinabi niya sa kanyang abogado na inalok siyang suhulan o tinanggap niya ang suhol para labagin ang mga batas sa halalan. Binunyag ng abogado sa kanyang testimonya. O testimonyo? May nagsasabi ba niyan? Ulitin ko. Binunyag ng abogado sa kanyang testimonyo. Babalikan natin yan mamaya. Testimonyo. Na inabisuhan niya ang kanyang kliyente na bilangin ng tama ang boto. Subalit, pinahayag niyang hindi niya maalala kung sinuhulan nga ba ang kanyang kliyente. Dineklarang in contempt. Mahaba-habang usapan ulit kung ano ang contempt. Mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at mag-komento sa YT page ng video na ito kung gusto nyo ng malalimang pagtalakay niyan sa wikang sariling atin. Dineklarang in contempt ang abogado dahil tumanggi siyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang kliyente. Binaliktad ng kataas-taasang hukuman ng estado ang utos ng mababang hukuman dahil sakop ng pribilehiyo ang pangalan ng kliyente sa kasong ito. Nasa ilalim ng unang exception na, ulitin ko ngayon, kung malakas ang posibilidad na kung ibubunyag ang pangalan ng kliyente, masasangkot siya sa gawain na naging dahilan para humingi siya ng payo ng abogado. Isa pang halimbawa ng exception na yan, ang kaso ng US laban kay Hodge at Zweig. Inimbestigahan ng grand jury, PI, preliminary investigation sa atin. Pero, investigasyon o pagsisiyasat ng mamamayan. Hindi katulad dito sa atin na prosecutor o piskal na abogado. Inimbestigahan ng grand jury ang mga aktibidad ng San Dino Gang na illegal na nag-angkat sa Estados Unidos ng drugs. Kinatawan ng mga nasakdal na law partners, partners parang mga abogado ng ACRA Law na nasakdal sa kaso ng PCGG. Kinatawan ng mga nasakdal na law partner, sina Hodge at Zweig, ang mahalagang testigo at suspect, kabilang si Joe Sandino, ang pinuno ng gang.
naglabas ng summons o pinapatawag. Pinapatawag ng IRS, BIR ng US, sina Hodge at Zweig, at inutusang ipakita ang mga papel at magbigay impormasyon tungkol sa mga bayad na natanggap ni Sandino para sa ibang tao at vice versa. Kabaligtaran, mga binayad naman ni Sandino. Tumanggi ang mga abogado na ibunyag ang mga pangalan. Sumang-ayon sa kanila ang pangsyam na circuit ng Korte ng Apela ng Estados Unidos dahil sa exception na binanggit ko kanina. Nagmula ito sa kaso ng Baird laban kay Kerner sa batas ng California na ayon sa Korte, sinasalamin din ang federal na batas o pambansang batas ng Estados Unidos. Federalismo sila dun eh. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.